So yun mga kamata, ang gagawin natin yun ay ito, sisig, alamang sisig. Mag eksperimento tayo kung ano-ano na lang gagawin natin kasi wala na tayong ibang maisip na lulutuin. So mag eksperimento na lang tayo. Ayan ang kinalabasan, masarap. Try nyo kung gusto nyo, pero depende sa pagkakagawa eh, kaya ito na lang muna ang ginawa ko. Napakasarap, simpleng recipe lang, alamang na may itlog. So ang tawag natin dito ngayon, tawag mo dito sa kanya is sisig alamag na may itlog. Tara, umpisa natin mga kamata. Gagawin natin, hugasan muna natin itong alamang. Salain lang natin para matanggal yung asin. Kasi binuro na ito eh. Dami-daming asin nilagay ng mga nagtitinda. Yan, hugasan lang natin. Tanggalin natin yung dumi, may dumi. Hindi masyado napilihan. Ayan. Yan ang mga gagamitin nating sangkap. Sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Umpisa natin mag-isa. Okay, lagay na natin yung bawang. Isa lang natin siya. Ayaw malurog. Tapos yung sibuyas. Lagay na natin. So, antayin lang natin na mag-golden brown. Tapos, saka natin nilalagay yung susunod nating sangkap ang kamatis. Lagay na natin yung kamatis mga kamata. Ayan. May na ulo pa. Haluin lang natin. Ang bango ah. Ang sarap na. Isa pa lang yan. Haluin lang natin siya. Hanggang sa medyo malulumbot yung kamatis. Saka natin sunod na ilalagay pa yung ibang sangkap. Alright, lagay natin yung sili para medyo may konting kagat. Lagyan natin ng sili na haba. Okay, hintayin lang natin na masangkot siya, medyo maluto yung sili. So, kung gusto nyo itong subukan, napakadali lang mo, napakamurang halaga. Nasa halagang 35 pesos. Pwede mo na siyang iulam. Okay. Tapos, ilalagay natin yung alamang. Okay. Ilagayin lang natin ulit. And then, hayaan lang natin siya na halo dyan sa sangkap niya. Ang bango. Ito na muna naisipan natin na gawin kasi ang hirap pumila sa market. So dito na lang sa gilid muna, may mabibili pa naman ng ganito. Okay mga kamata, pwede na natin siyang lagyan ng tubig, hindi lang, para at least maluto yung alamang and then yung sili, para lumambot ng yung tamang-tama lang. Tapos lalagyan siya natin ng mantika mamaya pag medyo tayo na siya, para maging ano siya, parang oily. Okay, patuyuin lang natin siya, tapos lagyan natin ng ilog. Yan,
parang lugaw lang ah. Pero mga kamata, tingnan nyo mamaya, makikita nyo mamaya kung anong resulta nyo. Talagang sa murang halaga, pwede mo nang iulang ngayong tanghali ito. Napakamahal kasi ngayon ang mga bilihin, kaya dapat maging praktikal tayo. Okay, meron ko tayong isang eggplant. Anuin lang natin ulit. Ayan lang natin siya na maging creamy. Mamaya magiging juicy niya. Ayan, lagyan natin ang paminta. Haluin lang. Ayan, nakikita nyo. Kung nakikita nyo mga kamata, medyo tuyo na siya. Okay, malapit na. Hindi na lang. Ang bango. Masarap. Tingin pa lang ulam na. Ayan, lagyan natin siya ng konting mantika para maging oily siya tingnan at maging medyo crispy. Okay, lagyan lang natin. Ayan. Kung nakikita nyo, napakasarap. So, walang mali sa pagluluto mga kamata. Depende na lang sa inyo, sa diskarte nyo kung anong maiisip nyo. Paano siya gawin? Paano mo i-apply yung mga bagay-bagay? Ako kasi may hindi akong mag-experimento sa mga bagay-bagay sa pagluluto kahit sa anong bagay. Ayan. Pwedeng-pwede na to. Presenting alamang sisig na maitlog. Tara, kaya tayo.